Okay. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Sa araw po na to, gagawa po tayo ngayon ng sisig. Sisig po na hinihintay ng aking mga kaibigan, mga kasama namin, mga OJT namin, na gusto na nila makita yung recipe kung paano ko ginagawa ang aking sisig na malinamnam at saka doon sa mga kaibigan ko na gusto nilang makita kung ano mga ingredients na ginagamit ko sa sisig. Ito na siguro yung pagkakataon na para ninyo makita na i-upload ko. Kailangan ko muna i-edit para malaman natin. Kasi minsan nag-edit po ako dyan. Nag-upload na po kagad ako sa YouTube. Hindi ko pa po na-edit. Kaya nung nakita ko, ang daming mga nagano na hindi pa malinis, hindi siya kaya... Yan po yung mga huling yung mga huling na upload ko na po dyan sa YouTube channel ko. Maganda na po yung pagkakagawa niya. Tsaka may mga background na po siya. May mga effect po na akong ginawa dyan. Kasi pinag-aralan ko po talagang mabuti. Dahil napakahirap po talaga mag-edit. At tsaka butang ko ka talaga ng mga 10 hanggang 12 oras kang mag-edit ng yung isang video. Kung ano yung gusto mong ilagay. Kaya mahirap po. Kaya sana maintindihan nyo kung gaano kahirap mag-edit. Talagang hirap talaga ng trabaho ng mga editor. Kasi ang hirap talaga maggawa ng pag-edit. Hirap pag gaano sa isang mga isang menu. Siguro abutan ka talaga ng ang mga 12 oras talaga ang ginawa kong pag-edit sa mga ko. Minsan tatlong araw pa bago ko ma-edit. Kaya pasensya na po at salamat sa inyo at suporta. At lagi po ninyong buksan yung aking channel. Marami po kayong matututunan dyan kung paano po gumawa si Chef Birdski ng mga recipe niya ng mga menu. Kung mayroon pong problema at saka hindi niyo masyadong maintindihan at parang malabo sa inyong paningin, sana mag-comment lang kayo tapos mag-suggest kayo dun sa aking sa baba ng aking channel. Andun naman po nakalagay naman po din dun. Tapos bibigyan ko po yan ng time at sasagutin ko po yan sa inyo. So, ngayon po, ang gagawin natin, magluluto po tayo ngayon ng sisig. Ang sisig po na to, hindi po siya inihaw yung maskara at saka yung tenga. Ginawa ko po dito ay pinirito. Pinirito ko na po siya kasi wala naman akong iihawan, kaya prito po siya. Yung iba po kasi na mga customer ko ayaw kasi na masyadong crispy. Gusto na talaga malamnam naman yung may pagkaanghang konti, tapos may pagka malinamnam. So yan po, tara na, luto tayo para makita nyo na po ang aking sisig.